So what's up mga ka-good boys? Panibagong episode na naman tayo. So for today's video, it's all about PCX 160. Hindi na natin gagawing mahaba tong video na to. Isa-shorten na lang natin sa mga specific pinalitan ko sa PCX 160. So sa mga PCX 160 user dyan, no? So sa mga hindi katangkaran, hindi lapat yung paa, so isa na ako dun. So yung standard na height ng PCX 160 is medyo mataas. Though abot ko siya, kaso medyo half tiptoe lang naman ako. So nag-decide ako i-lower yung PCX 160 ko. And then naghahanap ako kung anong magandang ipalit. Na syempre, pasok pa rin sa budget natin. So, sa paghahanap ko sa Shopee, sa Lazada, napunta ako sa isang brand na kilalang brand naman siya ng mga suspension. Kilala rin siyang budget mill na suspension shock. Pero nakilala rin to before sa pagiging stiff nung play ng shock na to. But anyway, out of curiosity, dahil matagal na akong hindi nakakagamit nito, itong shock kasi na to, kasikatan nito, mga way back, wave 100 pa. Kasabayan nito yung mga TTGR na rear shock. So yun nga, kakahanap ko sa Shopee, sa Lazada, nakita ko tong shock na to na pang NMAX version 1. Version 2, pwede rin siya. And yun nga, binili ko na siya. So, napaka budget friendly lang niya para sa isang dual shock na suspension, no? Nabili ko lang siya almost 1.3 kasama na yung shipping sa Shopee. And ang size niya is standard ng NMAX version 1 and 2, which is 330mm or 335mm. Pero, nung sinukat ko siya gamit ang Metro, ay pumapatak siya ng 335mm. So in short, ang binili kong shock is Takasago. Yan, kung nakikita nyo dyan, Takasago rear shock. 335mm, ang price is 1,300 pesos lang. Hindi naman ako nag-expect ng much dahil itong Takasago is medyo matigas talaga siya nung ginagamit ko siya before sa mga dati kong motor. But then, after ko siya ikabit, for almost 1 week ko ata siyang gamit, medyo matigas siya. Pero, after nun, bigla na lang siyang lumambot. So, ibig ko sabihin, after 1 week na gap ng paggamit from being brand new na rear shock, lumambot din siya the second week. So, dun ako na bigla dahil gumanda rin pala yung quality ng shock na to, itong Takasago. So, shout out sa Takasago dyan. Baka naman. Anyway, papakita ko na sa inyo kung ano itsura ng PCX 160 kapag naka 335mm na Takasago rear shock. So, ulitin ko lang, budget mill, 1.3 kasama na shipping. Actually, binili ko lang talaga to para subukan yung size na 335mm. Pero sooner or later, pag may extra budget tayo, bibili pa rin tayo ng mga nakasanayan natin na rear shock, which is RCB. Yan. RCB talaga yung mga gamit kong shock. Pero for the sake of this vlog, gusto ko rin i-share sa inyo talaga yung performance nung budget mill na rear shock, which is Takasago. So tara, silipin natin kung ano itsura ng PCX 160 pag nakatakasago rear shock na 335mm. So, ito na yung PCX 160 natin. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung binili kong shock ng Takasago. Yan. So, kung titingnan mo yung itsura niya, yung looks, kamukha talaga siya ng NMAX version 1 na rear shock. Pero,
ang brand niya is Takasago. So yan, makikita nyo. Bali, nag-drop na rin pala ako sa harap ng 2 inches. And then stack, and then stack pa rin yung mags ko, no, na 110 sa harap, 130 sa likod. So ganito yung itsura pag nakaupo ako sa PCX 160 na nakadrop yung 2 inch na harap and then 335 mm. So eto na siya ngayon. Yan. Dapat na yung paa ko kabilaan, left and right. Unlike before kasi, kapag standard size ng PCX, nakakitaw ako na ganyan. So hindi siya komportable kapag nasa stoplight o lalo na pag may angkas ka. So ngayong naka-drop ako ng 2 inch sa harap and then 335 mm sa likod, yan, sakto na yung paa natin sa sahig, lapat na. Ganun din sa kabila, lapat din. So anyway, ang height ko is 5'7" and then ganun yung itsura. So ito naman yung sa harap, ganito itsura kapag naka 2 inch drop. Yan, sakto lang yung binaba, pero bala ko magpa 3 inch talaga. Mas maporma kasi pag naka 3 inch. Pero as of now, ganyan na lang muna. Ako lang nag-drop kasi nito. Inalis ko lang yung spacer sa ibabaw. Pero dalawang tornilyo pa rin yan. Hindi kita, pero dalawang tornilyo pa rin yan. Ayan. So abangan nyo yung next vlog natin with regards sa Takasago rear shock na 335 mm. Ipapakita ko sa inyo yung performance kapag solo ride ka lang, and then yung play niya kapag may angkas ka, and then doon na rin yung pros and cons. Pero as of now, gusto ko lang sabihin sa inyo, good yung performance ng Takasago rear shock. Send ko yung link sa baba para alam nyo kung saan kayo bibili sa Shopee. Peace. We'll be right back.